yun lang talaga yon dahil sa hilig mo sa K-drama, parang na-interest ka na sa Korean culture, tapos hanggang sa yun nga pumupunta ka na doon. Yes po, kasi nag-start ko muna manood, tapos parang gusto kong maintindihan sila nang hindi masyadong tumitingin sa subtitles, kaya parang sabi ko gusto kong aralin yung language, and yung hunger po kasi yung pagsusulat and pagbabasa, parang kaya po siyang matutunan in just one day. So parang pag natutunan ko na po yun, sabi ko ay, hindi naman pala ganun kahirap, pero ang mahirap po pala is yung mag-gain ng confidence para magsalita talaga. Kasi minsan po, alam mo naman, pero yung confidence na parang tanong mo, ano mga maikipag-usap sa mga tao. Tapos yung sentence construction din po, magkaiba sa English and Tagalog. So, yun po yung mahirap. Yeah, pero yung pagbabasa po, and yung mukha lang pong alien sa yung letters nila, pero madali lang po siya. So, yun po yung start na ako. Reason ko talaga kung bakit nag-aral ako ng Korean para hindi na po ako magbasa ng subtitle. Alam mo, ako rin, minsan ayoko na rin talaga magbasa ng subtitle. So, inisip ko, kaya lang nag-try ako dun sa mga app, parang medyo may kailangan ng konting commitment, no? Hindi lang konti, maraming Apo. Commitment. And then, ayun po, parang last year, nag-try po ako mag-aral dito for 3 months ng Korean language. Tapos, pero yung last year visit ko po na yon, 6 months po ako nag-stay dito. Yung pinakamatagal kong stay, yun yung parang feeling, hindi ko po ramdam na turista ako, feeling ko parang, local. Kasi matagal po. Usually, ang punta ko po dito, 2 to 3 weeks lang, tapos yun po yung pinakamatagal. Pero yun po yung pinaka-na-enjoy ko, kasi parang isa yun sa mga pangarap ko, yung parang papasok ko ng school, mag-aaral sa Korean school po, ganyan, Korean University, so. Natupad naman po yung isa sa mga goals. Hindi na po ako nagtuloy kasi parang na-realize ko po mas okay din naman. Natututo rin naman ako pag nagkaroon ako ng more Korean friends na makaka-converse ko in Korean. Tapos ayun, feeling ko mas matututo po ako that way. Oh, wait, na-curious naman ako, Crystal. Ano ba yung K-drama na una mong pinanood na talagang nahumaling ka na sa K-drama? Reply 1997 po. Ay, okay. Meron yung Reply series. Oo, meron. Di ba? May 1988. Yes, opo. Yun po yung parang pinakaunang sa Reply series po. Oh, meron ka bang listahan ng mga pinaka-favorite mo na K-drama? Opo, ang dami po masyado. Hindi, wala na po. Pero dati, meron po akong hard drive na meron yata dun 200 K-drama na kinokollect ko, na napanood ko na ganun po ako kalik. Pero ngayon po, medyo hindi na po kasi hindi na po ako nakapanood kasi medyo busy na po, lalo na pag nandito po ako sa Korea. Tapos ang bilis po ng oras dito. Tapos living alone po ako. Like ako nagluluto po, naglalaba. Hati po yung oras ko din. Tapos nag-edit din po ako. Ako po yung nag-edit ng vlogs po. Pero masaya naman po. Nag-enjoy po ako talaga pag nandito ako sa Korea. Kung kailan di mo na kailangan mag-subtitle, wala ka ng oras para manood. Opo, yun naman.